Musta mga paps, mag-i-install na naman tayo ngayon ng alarm sa Honda GTR 150. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, umpisahan natin mga paps. Mga paps, bago tayo magsimula sa motor, ito ang ating one-way alarm or non-toking alarm. Hindi two-way alarm, puro pareho lang sila ng kulay ng mga wire at function. At ituturo ko sa inyo kung anong mga kulay nito at para saan ito ikabit. Itong dilaw mga paps, ito yung para sa signal light. Tap natin sa positive ng signal light. Red, positive. Black, negative. Orange, ito yung para sa accessory wire. Blue, ito yung para sa starter. Gray at pink, ito yung para sa kill switch, pero isa lang gagamitin natin dito, pwede gray, pwede pink. Gray lang gagamitin natin, putulin natin itong pink. Tapos, balutin natin ito ng tape, lahat. Okay, nabalot ko lang mga paps, no? Tapos, itong wire na isa paps, ito yung para sa kill switch, ito yung gray wire ng alarm. Tapos, itong marami na wire, ito yung ilagay natin sa harness ng motor. Okay, tapos buksan natin yung mga cover ng motor mga paps, no? Yung buksan natin itong tatlong tornilyo na to, ito, ito meron din sa baba, ito dyan, dyan sa baba din yan, meron din sa baba. Tapos ito naman sa ilalim ng upuan. Tanggalin natin itong mga paps, itong dalawang tornilyo, ito, at sa kabila. Tapos sa baba, mayroon din dito, ito, alin. Dito sa ilalim, mayroon dalawa dito, plastic, yung, anong tawag, yung parang itusok lang. Tapos ito naman, yung plastic, yan, ito yun. Tapos ito naman, tatlo. Yan, sa baba, mayroon yung tatlo, yan, isa yan. Tapos tanggalin natin yung unang yung tornilyo mga paps, yung tatlong alin. Tapos sa ilalim ng upuan mayroon din dalawa dito. Ito. Tapos atanggal natin mga paps, no? Tapos sa dito naman. Yan. Tanggalin natin dyan. Sa baba. Sa kabila. Kung anong tinanggal natin sa kaliwa mga paps, ganun din sa kanan. Ito naman sa gitna. Tanggalin natin yan. Tapos dito alin. Tapos dito yung dalawang plastic, yung hindi ko alam kung anong pangalan yung mga paps. Ito. Tanggalin natin yan, yung naka yan, naka cable tie yung isa kasi sira na yung customer ko. Ito yun mga paps. Medyo luma na kasi yung motor, no? Tapos ito naman, tanggalin natin yan. Motor to ng customer ko mga paps. Pagawa ng alarm sa akin ito. Tapos meron din dito ito plastic, tusukin nyo na lang yan, plastic. Tapos meron din sa taas yan, tusukin nyo lang na. Tapos yan, tapos yung isa ito natanggal na yung cover mga paps kasi maluwag yung cover na kasi medyo luma na ng motor na to. Hindi na kumapit yung ibang mga lock nya. Yan, ito yung gikagaling sa side cover. Tapos dito mga paps, meron din ito. Yan. Sa ganon din sa kabila, meron. Same lang sila sa kabila at kaliwat kanan. Yan. Tapos tanggalin natin yung dito sa U-box. Sa
tangke dapit banda ng uwan, yung cover na ito. Tanggalin natin to. Yan, tanggal natin. Tapos ito naman mga paps, tanggalin natin to. Tapos mayroon din yung nakabalot na ito. Tanggalin natin yan. Dito tayo magtatap ng wiring mga paps. Ito. Itong sakit na ito. Ito. Ito yung susian natin. Mayroon din wire dyan mga paps na papunta dito. Dito tayo magtatap mga paps. Ito yung wire ng alarm natin. Ito, buksan natin itong wire harness mga paps ito. Dito tayo magtatap ng sa signal light, sa starter at saka ground. Tapos itong isa, ito yung galing susian. Yan, meron siyang dalawang wire. White na may stripe na red at saka red na may stripe na black. Dito tayo maglalagay mga paps. Okay. Yan. Okay, bisan natin mga paps. Ito yung lagyan natin ng wire mga paps ng alarm. Okay, itong red na may stripe na black, ito yung positive na galing battery. White na may stripe na red, ito yung para sa accessory wire. Red wire ng alarm, tap natin sa red na may stripe na black. Tapos orange wire ng alarm, tap natin sa white na may stripe na red. Black wire ng alarm, tap natin sa negative ng motor. Ang negative ng motor ay green na may stripe na yellow. Yellow wire ng alarm para sa signal light, tap natin yan sa orange at saka light blue ng motor. Blue wire ng alarm mga paps, ito yung para sa starter. Tap natin to sa yellow na may stripe na red. Hindi na tayo gamit ng relay mga paps kasi ang GTR kahit walang relay, hindi na siya mag-i-start sa remote kahit nagkakambyo. Gray wire ng alarm, ito yung para sa kill switch. Tap natin to sa pulser. Dito natin i-tap mga paps dito banda. Buksan natin to. Yan. Sa ilalim dyan mga paps, meron dyang maraming wire dyan. Oh. Hanapin natin yung linya ng pulser. Buksan natin to. May tornilyo dito. Para matingnan natin yung maayos. Yan. Buksan natin yan. Ito yung mga paps. Hanapin natin yung linya ng pulser. Yan. Ito yung gray wire ng alarm natin. Sa wire dito, sa maraming wire nito mga paps, meron diyan dalawang kapareho ng kulay ng pulser. Yan. Paano natin malaman kung saan ba diyan yung pulser mga paps? Kasi pareho sila ng kulay. Blue na may stripe na yellow. Itong dalawa. Ito at saka ito. Paano natin malaman mga paps? Gamit tayo ng test light. Ito. Tapos isa-isahin natin tusok yung mga wire dyan kung mamatay ba yung motor. Yan ang pulser. Ang gawin natin mga paps, yung clip ng test light natin ito,
i-clip natin to sa body ground. Tapos i-on natin yung, i-start natin yung motor, panarin natin. Tapos isa-isahin natin tusok yung mga wire, mga pops, kung mamatay ba sa yung blue na may stripe na yellow. Okay, unahin natin yung isang blue na may stripe na yellow. Ayaw. Ayaw mamatay, mga pops, kabila. O, yan. Yan ang palser, mga pops. Diyan itatap yung gray wire ng alarm. Okay. O, tapos na tayo, mga pops, no? Nabalot natin yung mga wire. Nang-tape na natin lahat. Tapos yung module alarm natin, dito ko sinilagay, mga pops, sa katabi ng computer box. Ayan, sa ECU. Yan. Tapos yung siren natin, dito ko sinilagay. Yan. Ayan lang, mga pops, no? Sana nakatulong sa inyong video na ito. Maraming salamat, mga pops. Honda GTR 150, installation one way alarm, locator, tanalitan pa itaon ng motor sa parkingan, locate, to start, click yun yung kanduhan yung thunder sign, kini lumpis lang gamay, 1, 2, alarm motor, palungon, unlock lang. Pag mo parking na ka, iunan mo lag ang giyog sa motor, una ka mo lag sa remote. Kung na yung mga hilabot ini, mga alarm, warning na siya. Kung hilabot yung hilabotan balik, mga alarm na siya. Palungon, lock sign lang. Para continue nag-lock. Pero kung pasagdahan yung mga alarm, mapalong rotong 10 seconds. Gamito ng motor, unlock. Ayaw ka bahadlo kung nagapimira ka, dilin siya mo andar sa remote. I-start ka sa remote, dilin siya mo andar. Ngayon na yung dashboard, odometer, sa neutral lang siya maandar. Huwag pananglitan, mabili niyong susi. Kung yung nakalakas sa remote, o diba ka, di susi ang uglayang tao. Pag susi pa lang sa kawatan, maalarm ang motor, hindi na maandar. Okay, huwag sa susi gamit paandar. Pili palungon sa susi, pili palungon sa remote. Pero kung sa remote gamit pandar, sa remote lang ang palong, pwede din siyang palong sa susi. Okay. Kining isa ka remote, duplicate rin eh. Pwede ka mulat. Unlock. Starter. Bawal ni sa bulsa, kaya once magdagan ka, pwede maipit ang mga buto na ni palong ang motor. Okay.